sa ating projection, magiging operational ito sometime next year. So yun ang hinahabol natin na maisakatuparan na ito para next year magagamit na ng ating mga pasahero ito, especially yung mga pupunta ng NAIA doon sa airport. Kasi one of the station na itatayo natin o kinatayo na ngayon is doon sa natapat ng NAIA sa may airport. Unti-unti nang natatapos ang konstruksyon ng 8 mga karagdagang istasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 1 Extension na patungong Cavite. Ayon sa LRT Administration, maaari na itong magamit ng mga pasahero mula Cavite patungong Metro Manila at vice versa pagdating ng susunod na taon. Paliwanag ni Atty. Hernando Cabrera, ang administrator ng LRTA, nagsisimula na ring lagyan ng riles ang railway transit at nagkakaroon na rin ng installation ng power supply na gagamitin dito. Pumunta kayo dun sa area, makikita nyo, doon pa lang sa Meruas Boulevard, tumawid na yung release doon. Makikita ng mga kababayan natin, meron ng structure doon, yung tinatawag natin na viaduct. So yun yung dataan ng tren, no? Sinimula ng groundbreaking ceremony ng LRT 1 Extension Project na patungong Cavite noong 2019 sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Ito ang magdudugtong sa kasalukuyang ruta ng tren na bumabagtas mula Roosevelt Avenue Station sa Quezon City hanggang Baclaran Station sa Pasay. Sa naunang projections ng LRTA, kapag naging operational ang LRT 1 Extension, tataas sa 800,000 ang bilang ng mga pasaherong sasakay sa tren kada araw mula sa 500,000 na daily ridership. Iikli na rin ang oras ng biyahe ng mga manggagaling sa Cavite patungong Ninoy Aquino International Airport. Mula sa dating halos 2 oras, aabot na lang ito sa 25 minutes na biyahe. One of the station na itatayo natin o kinatayo na ngayon is doon sa tapat ng NAIA sa may airport. So napakaganda nito kasi all the way from EDSA, sa Roosevelt, Monumento, Balintawa, makakabiyahe ka na all the way to doon sa airport. Samantala, inanunsyo naman ng LRTA na ngayong araw, umabot na sa 1,000,000 estudyante ang naserbisyuhan sa programang libreng sakay sa tren na sinimula noong buwan ng Agosto. Pag sinong matotal natin yan, combine natin yung yesterday at ngayong araw with the daily average natin, umabot na tayo doon sa 1 million mark natin. So meron na tayong 1,000,000 na libreng sakay as of today na binigay sa ating mga estudyante. Sa November 5 na nakatakdang matapos ang programa sa libreng sakay sa mga estudyante at sa ngayon, hindi pa tiyak ng pamunuan ng LRT kung magkakaroon pa ito ng extension. Tiniyak naman ng LRTA na kung hindi mai-extend ang libreng sakay ay muli naman nilang ibabalik ang pagpapatupad ng 20% discount sa mga estudyanteng sasakay ng tren. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.